Ay mga ka-farm, another green candle ang ginawa ni Miss Market kanina. At tuloy yun na siyang lumabas sa range niya. Tingnan natin kung makabreakout din sa MA50 ang ating index bukas. Check na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung tura niya. Pakihanap mo ng pod sa ating tutorial, playlist, and explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin itinatransfer yung mga na-screen nating stocks sa isang spreadsheet. Check natin ang ating index. May bago na naman siyang higher high. And lumabas na din siya doon sa kanya range. So ito guys, yung mga binabantayan natin, itong range niya, tuluyan na siya lumabas dyan. Bumalik siya bahagya ng konti, pero ayun, ganda nung candle. Madaming nagpaangat. And then itong box na to, lumampas na din siya dyan, sa taas na to. So ito na yung susunod natin tinitingnan. Itong ilalim itong box na to. Tapos itong MA50 niya. Pag lumampas siya dyan, pwede na tayo mag-pull allocation kasi above all MAs na siya. Hintayin na lang natin mag-form ng AOTS itong MAs niya. Then yun, talaga, kumpiyansado na tayo dyan pag nangyari yun. Pero above all MAs, so maganda na din yan. Pwede na tayo mag-pull allocation. Pwede na mag-uptrend kasi ating index. So ngayon guys, ayun pa din. Yung breakout natin, medyo nagkakaroon tayo mga kumpiyansa sa breakouts. Medyo tumataas yung kumpiyansa natin sa kanila. Swing trades, meron pa din. Bounces, wala na muna kasi pataas na to sa ating index. Pero pinakamaganda dito, maghahanap tayo ng mga market leaders ngayon. Kasi kung gaganda talaga yung takbo ni Miss Market, sila yung unang mga aangat. So yun yung mga titingnan natin. Actually, umaangat na ngayon yung mga ibang market leaders natin. Paunti-unti, pero steady naman yung pag-angat nila. Kagaya ni Wilcon, ICT, yun. Unti-unti silang umaangat. Yung mga binabantayan natin, baka din diretso na silang mag-breakout pagka gumanda yung galaw ng ating index. Pero ganito guys, hanggat hindi pa siya tumatama dito sa, or lumalabas dito sa MA50, small allocation pa din tayo. Check natin yung ating top 5 picks para bukas. Wala tayong breakout kanina. Top 5 picks for August 19, Friday, SPC, Beta, HLCM, ABA, tsaka si DelM. Check natin si SPC. So si SPC, bumalik lang siya. Nasa top 5 picks din natin siya kahapon. All-time high pa din to si SPC. Nagkukonso-konso lang siya dito. Breakout level natin dito. Ito yung candle dito. Yung high niya. 13.02. Bibili tayo after niya mag-breakout. 13.04. Possible TP natin. Since all-time high to, wala nitong resistance. Kaya, ang kinukuha natin dito guys, yung percentage na lang. 10%. So, yun yung ating initial TP. SPC. Ito guys, 13.04 entry. 10% TP natin. 14.53. So, na-adjust na natin yan. Buy-toss na kasi ito eh. 14.54. Possible TP natin. Tapos yung cut loss natin, 4% cut loss, 12.64. Ito guys, 12.64. Maliit pa din yung mga, konti pa din yung trades ni SPC. So kaya ingat-ingat muna tayo dito. Pabantayan lang natin siya, baka bigla kasi magkaroon ng volume and mag-breakout dito sa box. Volume niya kanina below average, RSI niya 58.08. And si SPC, next natin,
si Bita. Bita, bago naman. Bagong salta. Yeah, paano pa na siya? Pa-reverse pa lang. Tingnan natin, 121 trades. So, konti lang din yung trades niya. Gawa natin ang box. Ando na tayo sa ano. Ito na yung breakout level natin, yung high niya kanina. So, ito. Meron siyang mga resistance naman dyan. Yan yung magiging resistance niya. Taas ng box natin. RSI niya. Ay. Taas ng box. So, breakout level natin dito. Yung high nito kanina. 0.83. Bibili tayo after niya mag-breakout. 0.84. Possible TP natin dito. So, meron tayong resistance dito. And dito sa taas. Tignan natin kung anong pwede dyan. Possible TP dito, 6%. Yung taas, 13.89%. Yan na yung kuhain natin. Possible TP natin. 0.95. Cutloss natin dito kay Bita. 0.84 tayo papasok. 0.84. Cutloss is 0.81. So, malapit lang. Four percent cut loss. Ito yung kagandahan kay Bita, nagkakaroon siya ng volume. Kanina, ang ganda ng volume niya. So, nung mga nakaraang volume, tumataas na din yung volume niya above average. Kanina, tumaas uli. Above average yung volume niya. RSI niya, 56.21. Yan si Bita. Next natin. HLCM. HLCM, bumalik lang din to kahapon. So, si HLCM kanina, malaking binaba niyang nung price niya. Kaso nga na, may nagtutak pataas. So, ito yung gusto natin. May mga nagbabantay na mga traders na hindi na pinababa yung isang stock. Tingnan natin kung magtatagumpay sila. So, breakout level natin dito. Ano ba yung kaninang open? 6.80. Yung pa din. Sakto yan. 6.80. Yan yung ating breakout level. Bibili tayo after niya mag-breakout. 6.81. Possible TP natin. Yung taas ng ating big box. 7.67. Possible gain natin dyan, 12.42%. Cutloss natin dito kay HLCM. Nakuha natin sa ating trade plan calculator, 6.60. Volume kanina ni HLCM, below average, RSI niya, 55.96. So, HLCM, maliit lang din yung trade si guys, ha. Take note na lang. Pero babantayan pa din natin siya kasi baka biglang umangat yung volume niya. Then mag-breakout doon sa box. Yan si HLCM. Next natin. Si ABA. Si ABA nasa top 5 picks din natin kahapon. So, red si ABA kanina. Kaso nga lang, yung price niya, hindi naman nag-decline. So, nasa top 5 picks pa din natin siya. Breakout level natin dito. 1.04. Bibili tayo after niya mag-breakout. 1.05. Possible TP natin. Dito natin nakuha. 1.18. Possible gain. 12.94%. Cutloss natin kay ABA. 1.02. 1.02. Nakuha natin sa ating trade plan calculator. So, ito maliliit din yata yung
Konting trades lang din to, pero mantayan pa din natin. Volume niya kanina, below average, RSI niya, 55.17. Next natin, and yung last, si Del M. Del M, nagpakita na uli. Malaki yung binaba niya. Malaki yung dinip ni Del M. Pero ito, gumagawa na siya ng bagong structure. Gawin natin ang box. Breakout level natin dito. Ito pala. Last na itong red candle na to. Na breakout level natin. 14.06. Bibili tayo after niya mag-breakout. 14.08. Possible TP natin. Kuhain na natin itong taas. Possible gain. 26%. Pero check nyo din yung mga resistance nya dito. Meron pa ditong isa. So, ito yung kuhain natin guys. So, initial TP lang naman yan. Pagka lumampas sya dyan, or pag tumama siya dyan, pwede kayong mag take profit ng konti, and then yung matitira, tingnan nyo yun lang kung ano magiging reaction dito sa taas. Okay, yan yung ating possible gain, 18.71%. possible TP natin 16.80 by 2 sto, so 16.82. Cut loss natin kay Del M. 14.08 tayo bibili. 14.08. Cut loss natin 13.64. Four percent cut loss. Ito yung maximum na talo na inaalaw natin sa isang trade. 4%. 13.64. So, gumaganda yung volume ni Del M. Below average siya kanina, pero matataas yung mga volume niya ng mga nakaraang araw. RSI niya, 41.67. So, malit pa yung RSI. Magpa-reverse pa lang ito si Del M. So, yun yung ating top 5 picks para bukas. Friday, last day of the week, August 19. So, small allocation pa din tayo guys, kahit na nag-breakout na si Miss Market dun sa box niya. Hintayin natin siya mag-above all MAs bago tayo maging mas lumaki pa yung kumpiyansa natin sa ating pag-trade dito sa ating merkado. Okay, quote na tayo. Success isn't overnight. It's when every day you get a little better than the day before. It all adds up. So, ayan guys, hindi nyo kailangan mag-gain ng malaki isang araw. Meron tayong tinatawag na compounding. Yun, kahit maliliit lang yung gain nyo everyday, 2%, 3%, or 1%. Pag lumaki yan, compounding, hindi nyo mamamalayan, malaki na yung kinita nyo. And yung ating trading, hindi naman kailangan magaling kayo kaagad kasi it takes time to develop talaga yung mga skills para maging magaling kayong trader. So, take it easy lang kung medyo natatalo kayong paminsan-minsan or hindi kayo everyday na nanalo. Unti-unti lang, tas aral lang ng aral. Journal lang din ang journal. Tas kung nag-journal kayo, kailangan intindihin yung gino-journal nyo at nire-retain nyo dun sa inyong memory para hindi nyo nauulitin. Kunyari, meron kayong maling nagawa. So, ayun guys. Small improvement every day, magko-compound yan, lalaki yan, lalaki hanggang sa maging magaling na kayong trader. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na nilabas. Important po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.